ang bilis talaga ng panahon, ano po? Dahil ang dating child star na si Ding sa telebisyon, umiibig na ngayon si Buboy Villar, engaged sa Amerikanang si Angeline Gorenz. Isa sa pinaka-nagmarka niyang role nung gumanap siya bilang si Ding, ang nakababatang kapatid ni Dada! Ang aktor na si Buboy Villar. Nakita niyo ba si Ate Narda? At talaga namang napakabilis ng paglipad ng panahon dahil ang dating bulinggit na sidekick ng Pinay superhero, binatang-binata na ngayon at may nobya na. Umaasa ka pa. Ang kapwa niya 18 anyos na kasintahan, ang Amerikanang si Angie Gorenz. Are you from here or are you from there? Girlfriend ni Buboy! Ha? Alika nga dito! What do you wanna tell this guy? Good luck, malamal kita. Wow! Naiiyak nga oh. Magkakatuluyan to. Boy, umiiyak ka, tears of joy. Mahal na mahal ko to. Ito gift ko sa inyo. Pumunta kayo Amerika, ako bibili ng ticket nyo. Paano ba sila nagkakilala at nagkaing laban? Taong 2011 nung nagpunta ng Pilipinas, ang Amerikanang si Angie. 3 taong gulang lang daw si Angie nung sumakabilang buhay ang kanyang ama. Kaya ang kanyang ina, ipinaampon siya sa mag-asawang Pilipino. Kaya pala siya matatas ding, managalog. Nag-aaral kasi po ako dito for about 5 years. Ayun, extra-extra lang. Kasama ko mga kapatid ko. Tubong Cebu naman ang pamilya ni Buboy. Dahil sa hirap, naranasan daw niya pati ang pamumulot ng basura. Hanggang lumuwas sila noon ng Maynila. At sumubok si Buboy na mag-audition sa mga talent search. Ang hirap na script palagi. Buset! Very unprofessional. Hindi ako karapat-dapat na ipagmalaki. Nagpa-extra-extra sa telebisyon. Nanay ko sumasali sa mga variety, ganyan, singing contest. Hanggang sa one time na parang nakikita ko siya na siya lang kumakanta, siya lang yung kumakain sa pamilya namin. So parang ako, bata pa lang, gusto ko tumulong. Imatatagpuan mo ako. Hanggang nung nakaraang Nobyembre lang, nag-cross ang landas ni Buboy at Angie sa taping ng isang teledrama. Love at first sight ang nangyari. Corny pakinggan, ang baduy pakinggan, pero totoo yun, naniniwala ako dun. Kasi nangyari mismo sa akin yun. Parang nag-blur lahat sa kanya na nakafocus. Nakatinaw sa kanya. Tapos, tumingin kasi yung kapatid niya, kilala ko naman dati pa. Pero yung sa isip ko, ah, baka gusto niyo yung kapatid ko kasi anong inuna yung kapatid ko kung mayroong number. Tapos bigay hiningin ng number. Ng mga mata mo, gusto kita. Dahil tinamaan daw talaga si Buboy kay Angie, agad niya itong niligawan. Sa isip ko, parang ayaw ko na patagalin ito. Ang ganda-ganda ng babae na to. Sa dami ba naman gwapo sa buong mundo? Oo, sa pamini ko, hindi ako gwapo. Pero sabihin ko sa'yo, yung pagmamahal ko sa'yo, iba. Hindi mahihigitan yun. Yung parang tumitingin talaga ako sa ugali. Wala akong pagsumukha, ganun. Pero para sa akin, gwapo talaga siya. Kasi mahig talaga ako sa Moreno. Tapos nainlove talaga ako sa ngiti niya. Kasi naging singkit, ganun. Sinabi ko siya, mahal kita. Gusto kita. Hala, ganun siya, hala. Makalipas ang isang buwan, naging sila na. Can you take me? Parang ganyan. Pwede na, Lord. Ganun. Parang ganun na yung feeling ko na. Tsaka sobrang saya, as in hindi mapapantayan yun. So sa pag nakikita ko siya, walang makakapantay sa saya na nararamdaman ko. Yung sinasabi ko sa kanya minsan na my love won't change, pero it actually changes kasi lalo na nadadagan. Pero dahil 17 anyos lang daw noon si Angie, ang kanilang relasyon, tinutulan ng foster parents ng dalaga. Hanggang kalaunan, si Angie naging 18 anyos na. Alam naman nila 18 ako. Kaya ko naman mag-decide para sa sarili ko. Alam ko kung saan ako magiging masaya. Inantay ko talaga na maging legal age siya. Para mapakita ko sa buong mundo na ito ba ito. Siya lang talaga gusto ko makasama ng pangalan.
Ayon sa mga magulang ni Buboy, simula raw nung nakilala ng binata si Angie, nag-iba ang pananaw nito sa buhay. Dati, wala kasi si Angie. Lagi nagbabasketball na sila na parinan nag-iba. Pinapaiwan sa namin lagi, boy. Alam mo na yan kasi nasa edad ka na, alam mo na yung tama o mali. Kung saan ka pupunta, pinapaalam niya sa amin. Pero katulad ng ibang mga relasyon, dumaan din daw sa pagsubok ang pagsasama ni na Buboy at Angie. Kabilang na ang matinding selosan. Yun yung first time magselos sa pad. Kasi parang, ala, magkadikit talaga yung mukha nilang ganon. Puno ng labi, ganon. Parang, tas grabe yung suot niya. Parang napaka-seducive. May tingwala naman ako, pero kahit na nakakasalos pa rin. Eh, wala nang kasiguraduhan. Sabi ko sa kanya, ayokong palagpasin ko na isang araw. Ayoko na mag-away tayo ng lalagpas isang araw. Kasi pagsubok to eh, kasama na sa magkarelasyon to. Eh, huwag tayo magpapatalo. Hanggang nitong Abril, umuwi ng Amerika si Angie para magbakasyon. Nakakalungkot, sobrang parang down na down. Pero andun pa rin yung love ko na hindi ko kayang bitawan itong babae na ito. Kahit ano mangyari, sinabi ko sa kanya. Andun lahat ng iyakan namin. Dapat doon ako mag-aaral, doon ako magtatrabaho. So, madaling salita, doon na siya mamumuhay. Pero kinusuko muna ate ko. Sabi niya, pero kung mahal mo, ready ka na, sige go for it. Nitong Hunyo, bumalik ng Pilipinas si Angie. At nagsama na sila ni Buboy. Ang hindi alam ni Angie, meron palang nilulutong sorpresa si Buboy. Nag-propose ito ng kasal. Pagkakit na hagdan, nandito na sila lahat na kay Lera. May dala silang isa-isang flowers. Rose. So pagpasok niya ng kwarto, meron ako isang hawak na bouquet flowers. Tapos meron isang malaking heart doon. Meron nakasulat doon na, welcome, mahal ko. Sa cellphone ko, meron akong low message para sa kanya. Pinabasa ko sa kanya, doon sa may dulo nun, may picture namin na nakaload daw sa kanya. Will you marry me? Sinabi ko sa kanya. Tapos sinabi niya na, yes. Una sa isip ko nung propose siya, kasi pinag-usapan namin, pero sabi niya, sa tamang panahon. Sobrang natuwa ako, kinilig, parang sobrang emotional. Hello, grabe, magiging akin na. Sa ngayon, pinaplano na raw ng dalawa na magpakasal sa susunod na taon. In love na talaga ako. Kasi para I can't picture myself with another guy. Yung ganun, gusto ko siya lang. Ba't hindi pwede ngayon kung mangyayari naman in the future? Isang beses lang ako ikakasal kayo, bubugos ko yun. Gusto ko talaga bongga. Ngayon pa lang, binabati na sila ng kanilang co-stars sa Telefantasyang Encantadia. Siyempre, congratulations sa inyong dalawa. Si Buboy, napakabait na tao niyan. Kumbaga, nakaibigan, masabi ko. Kaya masabi ko rin na swerte rin si Angie. At siyempre, maswerte si Buboy. Alagaan niyo lang ang isa't isa. Kung mahal niyo talaga yung isa't isa, kaya niyong dalawa yan. Sana, pag dumating yung panahon na naikasal na kayong pareho, ay magkaroon kayo ng malulusog at masasayang pamilya. Nawapatuloy na maging inspirasyon ng pagmamahalan nyo sa isa't isa. Siguraduhin nyo lang na talagang ready kayo. So congratulations guys! And can't wait to see some babies! Sinabi ko sa'yo na hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Magbabago lang yun kasi araw-araw kita mamahalin. Hanggang sa mamatay na ako, ang pagmamahal ko ay sa'yo lang talaga. Alam mo, sobrang swerte ko talaga kasi you're everything I ever wanted. I think papasalamat talaga ako sa Lord na everyday na nakakasama kita. At yung sinabi ko sa'yo, hindi mababago yung pagmamahal ko sa'yo, nagbago. Kasi araw-araw kita minamahal na musigit pa sa dati.